So what's up mga master? So welcome ulit sa channel natin, Joe Motology. So panibagong vlog na naman, no? Meaning panibagong kaalaman. So for this time is magpapalit tayo ng radiator cap sa Mitsubishi Adventure. So bago natin papalitan is didiscuss muna natin ano yung primary role ng isang radiator cap ng isang sasakyan. So unang tingin, napakasimple lang niya pagtakip sa radiator, pero napakalaga na papel na ginagampanan para sa isang sasakyan. So, bago ang lahat, intro muna tayo. So, magandang umaga ulit mga master, no? So, yun na nga, bumili ako ng bagong radiator cap from Casa. So, worth 1,800 pesos. So from Casa po yan, which is ito na. Ito yung itsura niya na from Casa, genuine talaga na radiator cap. So ang tanong is, ba't nag-switch ako dun sa genuine talaga na radiator cap, no? So ang dami naman kasing talagang mga mura na mga radiator cap na nakikita natin sa mga tindahan. Pero ang tanong kasi dyan is kung magtatagal ba talaga. Kasi yun na nga, no? Kasi kailangan dapat matibay yung radiator cap mo. Kasi dito nakasalalay yung health ng isang engine. Pwede siya mag-overheat kung hindi naman talaga hindi matibay yung radiator cap mo. Kaya bumili ako sa sa Casa talaga mismo. So ang tatalakayan natin ngayon is ano yung parts ng isang radiator cap. Ano yung purpose niya. Tsaka ano ang dapat yung pressure talaga na para sa Adventure Mitsubishi natin, no? So dun tayo sa parts niya, no? So ito sa parts niya, hindi siya basta seal lang sa isang radiator, ano? Meron siyang parts. So dito sa bandang ilalim o dito, meron siyang upper seal at saka lower seal. Dito dito sa upper, ito yung upper seal niya. Ito naman yung lower seal niya, no? Itong mga seal na to, ito yung magsisilbing takip dito sa radiator niya mismo. So dito naman sa bandang gitna, ito yung pressure niya na spring. Ito yung dito nakadepende kung aabot sa pressure at a certain temperature bago magmukas yung radiator cap. So ano nga ba yung tamang pressure? Base sa manual is dapat 0.9 lamang. Now, available sa mga market natin is merong 0.9, 1.1, 1.2, 1.3, 1.8. So, napakalaga ng bar rating ng isang radiator cap na tama talaga yung ginagamit natin. Halimbawa nito, ang binigay ng Casa is 0.9 talaga. Kasi, ang 0.9, kung i-convert natin yan sa PSI, is dapat aabot lang siya ng mga 12 PSI. So, sa 12 PSI niya na certain temperature, bubukas na yung valve niya dito, tsaka papasok yung coolant, no? From radiator to reservoir. So konting kaalaman lang. So itong 0.9 bar rating niya is kung i-convert natin sa into pressurized PSI is 12 PSI. So meron ding available na 1.1, equivalent sa into 15 PSI. So ang tamang bar rating lang ng radiator natin, radiator ka para sa Adventure natin is 0.9. Ang problema kasi dyan, kung tinaasan natin yung bar rating, ang problema dyan is masyadong mataas na yung pressure niya para bumuka yung spring niya. Pag umabot siya ng certain temperature into 12 PSI, saka bubukas yung valve niya, no? Pero kung tinaasan natin, kung umabot siya ng 15 PSI, is napakainit na, no? Napakataas na ng pressure. Kaya niyang sirain yung mga part niya dito sa radiator cap. So switch lang tayo dun sa manual, which is 12 PSI, 0.9 rating. So dito naman, yung current kasi na radiator na ginagamit ko is 0.9 din. Pero ang problema kasi is napa local kasi siya, no? Circuit. So nabalitaan ko, hindi naman sa sinisira ko ang brand ng circuit, pero mas patibay kasi itong galing sa Casa talaga, radiator cap. Kaya nag-switch tayo ng original talaga.
Kasi ang problema kasi dyan, kung hindi talaga matibay yung kinabit natin na radiator cap, hindi natin alam kung kailan siya masisira, no? Hindi tayo confident sa driving natin. So dito naman tayo sa operation, no? Basic operation, cooling system ng isang sasakyan. So para naman malaman natin, no, kung ano talaga yung basic principle ng isang cooling system ng isang sasakyan. So, sa cooling system, meron tayong radiator, ano? Dito, radiator. Ito yung radiator cap, which is ang topic natin. Ito yung reservoir ng coolant. Reservoir ng coolant. Tsaka, syempre, makina, tsaka water pump. Kasi, cycle lang kasi yan, eh. Yung coolant kasi, iikot lang yan sa makina. From engine to radiator to reservoir tank to water pump. So, iikot lang yan, no? Iikot lang yan. Kapag halimbawa, uminit na yung makina natin, umabot na sa certain PSI temperature to 12 PSI. So, hihigupin ng ano, ang radiator yung coolant dito, no. Kapag umabot na siya ng 12 PSI, saka bubuka yung radiator valve niya dito. Saka pupunta sa reservoir. Now, ngayon, kapag naka-cool down naman yung engine, malamig naman yung engine, saka naman hihigupin ni engine to radiator yung coolant galing sa reservoir. So babalik na naman sa dito, tsaka babalik dun sa water jackets ng isang engine. So cycle lang siya, no. So dito papasok yung role ng isang radiator. So dito papasok yung napaka-importante na role niya. So kapag ka naman yung binili niyo na radiator cap is napakalambot ng spring, halimbawa sobrang lambot niya, ang posibilidad niyan is posibleng hindi pa umabot sa certain temperature na, no. Kasi nga napakalambot ng spring, pumasok na yung coolant natin, yun yung mag-cause ng mag-overflow ng coolant dito sa reservoir. So hindi natin yun gustong mangyari. So ang dami kong nakita ng mga ano, no, mga post sa Facebook sa Mitsubishi group na nag-overflow daw. So yun yung ano, reason, kasi nga yung radiator cap natin is palyado na, which is yung napakalambot na yung spring. So depende na yun kung anong radiator cap na gamit nyo, no? Kapag ka naman, pag napaka, ano naman, napakatigas ng spring, yun yung napakalaking problema. Kapag ka matigas na yung spring, ang damage na mangyayari is, hindi na papasok yung coolant, no? Instead na pumasok tong coolant dito sa valve natin, is papasok sa doon sa mga, para sang tubig, eh. Hanap siya ng, ano, ng way talaga. Posible siyang pumasok dito sa radiator hose. Kaya minsan na napapansin nyo yung radiator hose nyo, yung upper at saka lower radiator hose is para siyang ano, di ba, made of goma siya, no? Para siyang numinipis. Nagiging malambot yung goma. Di ba, pag bibili tayo ng brand new na upper hose, di ba, matigas yun. Kasi nga, dinadaanan na yun ng coolant, pressurized yung coolant, mainit. So, lumalambot yung ano niya, yung hose. Yun yung nangyayari kapag napaka tigas naman ng spring. So ito yung from casa talaga. So tama lang yung laro ng spring niya. Ayan, no? Kita nyo naman, di ba? So napakalaga ng role ng isang radiator cap. So wag nating ismulit. So yun lang yung dapat yung malaman, ano? So napakalaga ng role na ginagampanan ng isang radiator cap. So yun na nga, for the moment of truth is palitan na natin tong ano, binili ko dati na radiator cap, Circuit ang brand. So palitan natin ng genuine talaga ng radiator cap para confident tayo, kahit mag long ride man tayo, confident tayo. So palitan na natin. So, para lang sa info ng lahat, nakita nyo yung ano, pagkakaiba ng isang genuine tsaka yung sa market na radiator cap. Ito yung spring niya is pinakompress siya, no? Nakompress talaga siya. Ito naman is ang layo ng gap, no? Hindi ko alam kung ano yung particular reason, pero I choose to replace na lang yung genuine talaga, no? Kasi subok na yun, matibay, tsaka magtatagal. So, for the moment of truth is install natin yung radiator cap niya talaga. Okay. Yun, no. So ito yung spare natin is kikip na lang natin.
Okay, so naka-genuine na tayo. So sa dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Sana may natutunan kayo kahit konti. So sa mga ano diyan, sa mga merong mga aftermarket ng mga radiator cap, pwede din naman, pero ang catch kasi doon dapat regular kayong mag-check ng radiator cap niyo, no? Especially doon sa mga radiator hose niyo, no? Sa mga linya ng tangke, no, sa reservoir, itong mga hose, kasi posibleng may mga leaking diyan. Kapag kayong aftermarket na binili niyo is matagal na siya, no, ilang taon na. So much better kung i-replace niyo na. So yun lang muna, and see you on my next vlog.